Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Ayala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Ayala! Mula sa mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Mahiwagang Burnay. Ang kwento. Tawagin nyo na lang ako sa pangalang Rocky. Tambalanista mula pagkabata, hanggang mag-elementarya at makagraduate ng high school. Hindi naman ako nakapagtapos ng college pero sinuwerteng mapasok sa isang magandang kumpanya. Ngayong nag-work na ako sa podcast ko na kayo pinapakinggan. Hindi ko alam kung may kabuluhan itong kwento ko pero ibabahagi ko pa din sa inyo. Bahala na kayong humusga. I was 23 nang makilala ko ang 30-year-old na si Richard. Inadd niya ako sa Facebook at dahil single naman ako, inaccept ko. Isa pa, mala Richard Gomez ang datingan niya. Kahit ang cute niya, tinarayan ko siya when he first messaged. Dalagang Pilipina ata ito. Pero after that, nag-chat na kami. After 2 months, gusto na niyang makipagkita. Iisang barangay lang naman kami pero hindi ako pumayag. Hanggang isang araw, nakita ko na lang siya sa labas ng pinagtatrabahuhan ko. Natakot ako kasi baka rapist. Baka bigla na lang kong hatakin at dalhin sa liblib na lugar. Pero kinilig din ako kasi may dala siyang chocolates. Inabot niya sa akin sabay sabing, "Hi, beautiful." Napadalas ang pagpunta niya sa work hanggang napapayag niya ako kumain sa labas. Dahil matagal na kaming magka-chat, it was not awkward. Ang gentleman niya. It was hard not to like him, kaya sinagot ko din. Hatid sundo niya ako sa work. He'd take me sa mga mamahaling restaurants. Nireregaluhan niya ako kahit walang okasyon. Pinakikilala na din niya ako sa mga kamag-anak niya at mga kaibigan. Ang saya namin together. One day, naitanong ko si Richard sa isang kaibigan na kalapit-bahay niya. Doon ko nalaman na may ka-live-in partner pala siya. Nang makita ko ng personal si Richard, I confronted him. Hindi siya sumagot. Iniwan ko siya dahil sa ganda kong ito, ginawa niya akong kabit. We lasted for 6 months. Even if I left him, hindi siya tumigil sa pag-reach out. Pumupunta siya sa trabaho at sa bahay. Hinahabol niya yung tricycle na sinasakyan ko. I did not entertain him. Sa isip ko, mapapagod din siya. True enough, after 5 months, napagod din at tumigil na. Binasa ko naman yung last message na pinadala niya. Magpapakasal na daw siya. Mahal daw niya ako ng totoo at hindi daw yun magbabago. Nasa trabaho ako noon at naiyak ako. Yung simbahan kung saan siya ikakasal, doon lang. Sa kabilang kanto. The last time I stalked him, may anak na siya at mukhang masaya naman sa pamilya. I am happy for him. Masaya din ako sa love life ko ngayon dahil sure ako na wala akong kaagaw. Proud din ako sa sarili ko kasi I was brave enough na hindi ipagpatuloy ang relasyong alam kong mali.
Salamat sa pagbasa ng sulat ko, Tambalan. Ang inyong tambalanista, Rocky. Very good. Isa kang very nice. Isa kang very, very great. Yes, I'm very check na check. Oo. Isa kang very pak na pak. Isa kang habay na habay. Never wale, only habay. Diba? Kasi very good ka talaga for today's video. Very good ka talaga. At ikaw din ang dahilan kung bakit yung mga kabet left the group. Sabi nila, nako! Yung mga kabitsina naman ang topic! Nako, yung mga eskabetsa na naman ang ulam! Ganun! Si Rocky, bida-bida eh. Oo! Ayan, very bida-bida ka talaga. Oh, sa mata ng mga kabit. Correct! Alam mo, bida ka talaga sa mata ng Diyos for today. Diba? Mm. Kasi very good yan. Very good that you know na merong karelasyon itong guy, si Richard. Tapos, pinili mo pa rin ang tama kahit mahal mo siya. Diba? Kasi mga iba, ipipilit pa rin nila kahit mali eh. Kasi nga mahal nila eh. Diba? Kahit mali na yung pag-iibigan. Mali na kasi merong sabit. Mali na kasi may kakomit na iba. Mali na kasi may karelasyong iba pero itutuloy nila. Pero ikaw hindi mo tinuloy. Pag nagtabi-tabi, yung mga taong naging kabet, diba? Ano ka? Pasok ka sa next level. Golden buzzer ka. It's a yes for me, sabi ni Lord. Paano? You were brave enough to say no. You were brave enough to reject him kasi alam mong mali. Diba? Yung mga iba, nako, talagang bibigyan pa rin naman sila ni Lord ng chance. Of course, yung grace of the Lord is abundant. Diba? Bibigyan pa rin naman sila ng chance na magbago. Sana magbago na. Kaya ito pang mensahe na ito ay para dun sa mga hindi pa po napipindot ang golden buzzer. You still have your chance. Correct. May chance ka pa po, di ba, na lumevel up to the next round. Di ba? May chance ka pang magbago. May chance ka pang piliin kung ano ang tama. Di ba? Ang tama is, di ba, to let go of that toxic, kasi toxic yan. Mm-hmm. Toxic relationship because may committed na siya sa iba. May okay. Mahal na siyang iba. May mahal din siyang iba. May ka-live-in siya. May girlfriend siya. May jowa siya. May asawa yan. Diba? May chance ka pang magbago. May chance ka pang, hindi mo pwedeng sabihin, wala akong choice kasi mahal ko siya. Uy, choice mo ha? Choice mo to stay. Choice mo maging kabet. Correct. Choice mo mamroblema sa relasyon yan. Choice mo ma-stress. Choice mo ang isang toxic relationship. Choice mo yon. Hindi mo pwedeng sabihin, wala akong choice, siya lang pwede magmahal sa akin. Hindi ah. Maraming ibang pwedeng magmahal sa'yo yung walang sabit at mas masaya ka doon. Correct. Dapat. You always have a choice. So true. Remember that. Correct. Totoo, no? Itong mga ganitong klase ng pagkakataon, marami na namang tatamaan na yung mga taong pumapasok sa maling relasyon. Na sabi nila, nako, ito talaga si Rocky, bida-bida. Naasar sila sa iyong lahat. Correct. Hindi ka kumampi sa kanila. Naasar sila sa iyo. Ikaw yung iba ng direksyon. Yung, ayan nga, bida-bida. Sumalungat ka. Correct. Sa paniniwala nila. Jumalibi ka sa part na yan, diba? Bida ang saya, diba? Gusto mo ano ka, gusto mo ikaw yung purihin, ganyan. At kapuri-puri naman talaga yung ginawa mo kasi yan yung tama. Correct. Alam nyo, marami talagang matatalinong tao na nagiging bobo pagdating sa relasyon. Totoo yan. Diba? At ikaw, ginamit mo yung utak mo. Mm-hmm. Marami nagiging bobo. Bakit? Kasi mas nananaig ang emosyon kesa sa utak ka. Yes. Diba? Na alam nilang mali, pero pinipilit kasi ang dahilan nila, maligaya ako eh. Yan. Siya yung gusto ko eh. Masaya siya eh. Masaya ako. Masaya kaming dalawa. Diba? Laging emosyon yung nananaig at hindi ginagamit ang utak. Kahit alam naman ang utak na mali yung relasyon na yan, alam mong kabit pero hindi ginagamit. Kasi nga, mas nangingibabo ang emosyon. Pag ganun, mali po yun. Yan, yan ang sinasabi diba? Natin kapag dapat utak. Ay, nako. Hindi dapat nabobobo pagdating sa pag-ibig. Ay, hindi laging emosyon. Ay, nako. Hindi porke laging masaya, go nang go. Oo, ano diba? Sabi mo kanina, hindi dapat nabobobo. Bobo, bobo. Sa pag-ibig, ine-echo ko lang. Huwag ka maging bobo. Sa pag-ibig. O kaya, dami ka nagiging tanga sa pag-ibig. Tanga-tanga sa pag-ibig.
Paibig, paibig. Ganon. Ang yun nga eh, binibigyan natin ng ano ng dahilan na nirerationalize natin yung sitwasyon dahil sinasabi nating masaya tayo kahit alam nating mali. Correct, 'di ba? Sinasabi ano ko tao lang ako, masaya yan? Ako eh. Oh. Sinasabi ko sa iyo, bobo, kasi pag-ibig. Yan yung ano, yan yung ginagawa natin, pinipilit natin na tama kahit alam naman natin. Correct. Diba? Alam niyo po yung mga bago mag-start yung tambalan segment, meron ako na receive na isang parang ano message about the ano, ang hirap banggitin, crucibles in life. Ano sabi ko, tari ng pa-crucible kasi alam ko lang. Crucible. The multivitamins. Crucible, baka naman. May crucible. Oo, may crucible. So yung ang sinasabi dito, partner, na meron tayong mga pinagdadaanan ng mga pagsubok, 'di ba? May mga pinagdadaanan na pagsubok. So for example, yung gold, 'di ba? Dumadaan 'yan sa matinding proseso, yes, bago maging ganitong katulad ng suot ko, partner, na yes, ano, na maganda, na ganito na kaakit-akit, ganyan, 'di ba? Bago maibenta sa Mayat de la Rosa Fine Jewelry, dadaan muna 'yan sa matinding init, yes, matinding pasakit, 'di ba? Para bago siya magkaroon ng ano, ng magandang output. So parang yun yung sinasabi dun sa sinend sa akin na pagdadaanan talaga natin yung mga ganito kasi God tries the heart. Para lumabas yung puso na tama, 'di ba? So parang yun yung eksena si Rocky, kailangan niyang pagdaanan itong eksenang ito kasi sinusubok din siya. Sinusubok yes, siya kung yes, ano bang klaseng 'di ba, refinement o anong klaseng 'di ba? Nilalangka 'di ba? Mahina ka ba pagdating sa pagsubok o ano, malakas kang nilalang, 'di ba? Yung ganun. And in the case of Rocky, it's so good kasi pinagdaanan niya ito, masakit kung tutusin. Ang tanong talaga lagi ng mga tao diyan, lalo na kung victim sila of love, 'di ba? Hindi naman niya alam, biktima ka lang, 'di ba? Ang tanong lagi, bakit ako? Bakit ko kailangan pagdaanan ito? Well, pinagdadaanan talaga yung ganyang klase mga bagay para you come out better, yes, 'di ba? Para you come out as a bonggacious jewelry, 'di ba? Na pwede ka nang ibenta. Na mas mahal na ang value mo, mas mataas na ang value mo. Bakit? Kasi nga may pinagdaanan ka mga pagsubok bago ka pa naging bonggam-bongga. Diba? Kaya very, very bongga. Correct. Very, very bongga ka talaga, Rocky. Oo, bilib na bilib talaga kami sa'yo na pinigilan mo talaga ang kakirehan. Diba? Kasi hindi lahat nakakapigil ng kakirehan. Oo, iniwasan mo ang karupukan. Oo. Diba? Naging matibay ka. Diba? Hindi na naikang kate. Correct. Diba? Very good yun. Kasi alam mo, sa totoo lang, ang kate, ang sarap kamutin. Oo. Pagpakamot, di ba? Yun naman talaga ang katotohanan dyan, di ba? Pero ginamitan mo ng tamang gamot. Yan. Diba? Umiwas ka sa tukso at pinili mo ang mas malayang relasyon, di ba? Mas malayang, ang tamang pagdedesisyon. Isipin mo, mas malaya ka ngayon. Isipin mo na lang kung nakatali ka pa ngayon sa maling relasyon. Diba? Diba? Napaka-complicated. Ang daming stress. Ang daming sakit sa ulo. Ang daming konsumisyon. So, pinili mong maging malaya, di ba? Yun ang tamang desisyon. At eto nang isa pang lesson dyan, napakarami po talagang manluloko. Isipin mo, di ba? Parang hindi talaga nagka-idea itong si Rocky. Ano talaga, parang okay lang talaga sa kanya, di ba? Kasi dinadala sa mamahaling restaurants, laging together. O, kasi napapadala laging, ka lang sa mamahaling restaurant. Eh, kahit sino naman, partner. Ganyan. Kahit sino naman. Dinala sa 5-star hotel, sinagot na. Ay, di lang. Ako nga, yung kaibigan ko, ma-partner, ginilibre lang ng kikiam. In-offer niya na kikiam niya. Naging sila na. Gina-Gino. Diba? In-offer niya lang yung kikiam, diba? Alo, okay na sila. Alam mo yun, may mga tao ngang ganun eh, na napapabilog. So, may mga tao talaga nang bibilog. Diba? So, walang mabibiktima. Diba? Kung walang nang bibiktima. So, wala, hindi rin nila patuloy na magagawa yung mga ginagawa nila kung hinahayaan po natin. So, correct. Ano sila? Sila po ay may MBA, PhD, doctorate degree. Lahat na po ng klaseng mga matataas na uri ng pinag-aralan na pagdating sa scamming. Diba? Ano yan eh? Scamming Institute of Arts and Sciences. Diyan sila, tapos PhD sila doon, 'di ba? Summa cum laude, ganyan, 'di ba? Ganun yung ano, yun yung level. Eksena nila kasi kaya nila magpaikot kung gusto talaga, may paraan eh.
'Di ba? Kung gusto mo talaga manloko, magagawa mo lahat, 'di ba? At hindi lang ito in terms of relationship, pati na rin sa mga investment scams, businesses na yung mga may scamming na involved, 'di ba? Panloloko ng kapwa, inaaral po talaga nila 'yan, 'di ba? Eh, mag-ingat ka sa mga taong ganyan, 'di ba? Kung magaling sila, dapat mas magaling ka sa kanila. 'Di ba? Diba? Kung wise sila, dapat ikaw yung pinaka-wise sa kanilang lahat. Kung nag-graduate sila sa Scamming Institute of Arts and Sciences, nag-graduate ka rin din sa Talitalinuhang Institute. Academy, 'di ba? Of the arts. Oo. Maging maingat tayo sa mga taong lumalapit sa atin, nagipag-usap sa atin, worse yung mga taong gustong makipagrelasyon sa atin. Kasi mahirap pong matrap pag nandyan ka na, di ba? Kasi mag-i-invest ka talaga ng time, energy, and most particularly, your emotion. I-invest mo talaga yung emotion mo dyan. Hindi ka na mapapasok sa isang relasyon kung wala kang emotion. Eh. Di ba? So, nakakatakot pag nakuha lahat sa'yo yan, di ba? Your time, your energy, and your emotion. Napakalaking investment punyan. Kaya huwag nating hahayaang mapunta lang sa wala. Di ba? Lalong-lalo na sa mga taong walang kwenta. Yan na. Walang kwenta. Ingatan natin ang ating sarili. Ingatan, proteksyonan ang ating emosyon. Mm-hmm. Proteksyonan ang ating oras at ang ating lakas. Yan. Tularan po natin si Rocky. Hindi na waste, di ba? Oo, yung diba? Energy niya. Correct. At hindi din na waste yung time, at hindi rin na waste yung pagsubok na binigay sa kanya. Inshallah, hindi na diba? Waste. Hindi na waste. You know. Arti-artihan. Institute. Huwag tayo mag-waste ng time. Hindi, pero hindi talaga. Yung pagsubok na binigay sa kanya was not wasted. Yes. Hindi talaga na waste. Hindi tapon yung pagsubok na binigay sa kanya kasi napasa niya yung exam. Correct, diba? Yung correct. Pagsubok na yan, napasa niya with the flying colors, 'di ba? With the highest honors, 'di ba? Kasi may pagsubok na binigay, which is yung karelasyon, meron palang karelasyon na iba, 'di ba? Pero mas pinili gawin ang tama. Correct. Very good ka dyan. Tularan po natin si Rocky. Habay ka. Dahil sa ginawa mo, sa pagdedesisyon mong yan, meron kang tatlong palakpaka. Yes. Diba? Limang mula padyak. Sa paa ng tambalan. Oo, diba? Limang padyak at dalawang kandiret. Yan, para sa'yo, Rocky. Congratulations. Dahil maayos na din ang iyong love life. Yes. Diba? And lagi nating tatandaan, meron namang ganting magagandang biyaya pag ginagamit natin ginagawa natin kung ano ang tao. At kung ikaw, Kabisyo, meron ka rin kwento na katulad nito gusto mong i-share sa amin, pwede mo kaming i-email. Send your stories at mahiwagangburnaystory@gmail.com. Mali mo, kwento mo na ang ating pag-usapan sa mga susunod na araw. Kaya send mo na yan, Kabisyo. Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Chris Chupin. Na nagpapaalala, walang matatag na relasyon sa malanding determinasyon. Yun!